Magandang araw sa ating lahat, mga kabarangay dyan. Nakatawa lang ako kasi napanood ko yung ano sa Cavite. Di ba yung tatlong kangkon doon, tatlong senatorials. Yung isa si Secretary Roque, di ba? Former spokesperson ni PRRD. Tapos nandoon si Jinggoy Estrada. Tapos nandun si Mark Villar. Ay nako. Wala, mga kabarangay. Nagtataluan na sila, parang palaka. Tok, 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 ganun. Parang palaka na sila eh. Talaga naman, oo. Kung sana malakas doon sila, talagang ano, politiko talaga sa Pilipinas. Walang iisang kinakampihan kung saan-saan. Si Villar dapat nandoon kay kanya eh, kay Bunggo. Ngayon, kon na. Lumipat na sa UniTeam kay BBM at Sara. Sa mga maganda naman kasi malakas naman si Villar. So, pwede rin. Siguro makatulong din kay BBM kahit na papano. Ang tanong, mga kabarangay dyan. Ay, nako, ang tanong. Sino kaya ang susunod na lulundag sa kabilang bakod? Pustahan tayo. Sinong susunod yan? Mayroon at mayroon susunod yan. Una si Kwan, di ba? Ayan, si Villar na nga nauna. Baka bukas mayroon naman. Susunod na tatalon. Sino kaya? Siguro may Kwan na dyan. May Kwan na. Nagmamatsyag na. Kung lilipat ba ako, hindi. Lilipat ba ako, hindi. Yung bang nag-iisip na naglilipat o hindi pa. Di ba? Sa palagay nyo? Sa palagay ko kasi mayroon at mayroon pang susunod dyan na sasama kay ano, kay sa UniTeam. Tingnan natin. Baka sakaling mali ako na wala nang lulundag, wala nang tatalon. Ay nako, sambang ano, sambang susunod na caravan na naman. Baka sa baka sa susunod na caravan, meron naman tayong mababalitaan na tatalon sa kabilang partido, di ba? Pero grabe ang ano ha. Grabe ang kahapon na yung sa caravan sa ano? Sa Cavite. Ang dami ring tao, parang pero mas ano, mas maraming tao sa Quezon City nung nag-caravan sila doon. Tapos ang dami pang mga kwan, yung babae na nakuha ng camera. Nakita niyo yung may hawak na 500 pesos nasa picture niya. Tapos yung likod pala niya is Joy, Quezon City. Ano ba naman? Tapos may kung ano nang ginagawa yung mga kalaban na, oh, hindi na sila mapakali. Gagawa-gawan lang sila ng mga fake news. Meron pa isa na napanood ko sa Facebook, yung isang babae na naka-t-shirt ng puti. Sa Pasay yata yun, sabi niya nagpunta raw sa Pasay. Tapos nagkakagulo daw yung mga ano, yung mga supporters. Ewan ko kung kanina nakablo, sabi niya eh. Siguro kay BBM yung mga angkas riders. Nandun sila nagkakagulo. Bakit? Sabi nung vlogger na nag-interview. Kasi sabi niya eh, hindi raw nabayaran yung iba. Ay nako. Mga baka sila ang hindi nabayaran kaya nagaganyan sila.
Alam naman natin na mga BBM supporter si KKJ yan. Pagka sumama sa caravan, KKJ, di ba? Kanya-kanyang gastos. Mayroon na ba nabalitaan sa mga sumasama sa ano, sa mga caravan na binayaran? Wala pa kahit na panggasolina, wala pa nagsabing binigyan ng panggasolina, di ba? Samantalang napakamahal ang gasolina ngayon sa Pilipinas, pero kinakaya nila, maka maipakit lang nila yung suporta nila sa kanilang kandidato na si BBM. Talaga naman, politiko. Kung walang magawa, nakikita nang natatalo na, gagawa na kung ano-anong paraan, nandyan yung nagti-tiktok. Kung ano-ano na, nandyan yung ano pa, yung sumayaw si Isko rin sa ano, chat-chat ata yung sinayaw niya. Kailan ka sasayaw si Manny Pacquiao? Ay. Pero yun ang ano, natawa ko dun sa kwan. Dun sa... Doon nga, sa nangyayari ngayon sa mga senador, di ba? Sa mga senatorial candidates. Na tumatalong-talong nila sa kabilang bakod. Yung antabayan natin, mga kapatid, yung susunod pang tatalon. At i-issue naman natin para makita natin kung sino yung susunod. Basta, ano, huwag tayong titigil. Walang hiinto, walang magbabagong isip. Sa suporta natin kay BBM. Kasi kailangan suportahan natin. Yung nga sinasabi ni Katon yung kanina na kailangan i-secure si ano si BBM kasi delikado sabi niya. Baka may isang masamang loob diyan mag-suicide kaya na alam niyo na mga ayaw nang sabihin sana wag mangyari. Pero dapat talagang i-secure si BBM lalo na mga ganyan kara-karaban na yan kasi mahirap na. Kaya dapat magdamit ng ano, maglagay ng vest, di ba? Yung bulletproof. Kaya protection lang yan, just in case. So mga kapatid, kabarangay dyan. Abangan natin yung sinabi ko ah. Meron at meron yan. Tatalon ulit. From this party to other party. Sigurado ko yan, 100%. So hanggang dito lang muna tayo mga kabarangay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa George Sir Vlogs, paki-subscribe naman at pindutin yung notification bell para ma-notify tayo kung mayroon akong bagong upload na video at saka maglalive stream. Saka mag-comment na rin kayo. Anything na comment, negative, positive, whatever. Kasi parang ito, ma-improve natin ang channel natin. Medyo talagang ano eh. Nag-chaos pa yung channel ko, maliit pa yung subscribers, tapos yung views ko konti-konti. So, yun. Salamat ng marami mga kapatid. God bless us always, okay? Thank you.